Hello children, welcome back to my channel. This is teacher Tisha at your service. Okay, pag-usapan natin ngayon ang edukasyon sa pagpapakatao ani. Unang markahan para sa Module 1, pagsusuri sa sarili at mga pangyayari. Inaasahan ko mula sa inyo, ang pagsusuri or evaluation ay isang proseso na tumatalakay sa tamang paghusga at obserbasyon. Maituturing na isa sa mga dahilan kung paano mo malawakan, mapagdedesisyonan ang sarili, kapwa at higit sa lahat ang pangyayari, mahalaga ang ginagampanan ng pagsusuri or evaluation sa iyong buhay, lalo na ngayon sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bawat Pilipino. Unahin mo sa iyong sarili ang self-assessment. Malaki ang hakbang nito upang mas lalo mo pang makilala ang iyong sarili sa paraan ng paggawa ng tama o mali at pagdedesisyon. Nakakatulong rin ang self-assessment sa gabay at paglaki ng bawat individual sa mundo, lalo na sa edukasyon. Dito binibigyan ng oportunidad ang bawat bata kung paano niya magagampanan at matutukoy ang wastong paggawa ng tama at mali. Mapagkukumpara ang mali sa tama at kung paano niya maihahalintulad sa totoong buhay or applied in real life events. Patungkol naman sa pagsusuri sa bawat pangyayari, ito ay masasabi ng gulong ng palad. Ibig sabihin, lahat ng ating desisyon sa buhay ay nagiging resulta sa takbo ng ating pagkakataon sa buhay. Tulad mo, ang ibang mga bata ay may kanya-kanyang kwento na binubuo sa bawat araw. Nasasabi dito na ang bawat desisyon, oportunidad, at pag-asa ay magiging resulta kung paano mo gawin at sundan ang daloy ng iyong buhay. Sa edukasyon, ang bawat bata ay nagkakaroon din ng pagsusuri or evaluation sa bawat baitang ng kanyang nilalakbay. Ay tungo ito sa self-assessment at pagsusuri sa pangyayari. Mahalaga din ang nakapaloob dito dahil tinutukoy niya ang tamang pagdedesisyon, oportunidad, pagkakataon at progreso sa kaalaman tungo sa edukasyon. Sa paggawa ng paksa tungkol sa pagsusuri ay prosesong may kaugnayan sa tamang paghuhusga sa bawat bagay na ating natututunan. Maging sarili ay inaalam pa rin natin kung ano ang mga dapat gawin at gampanan bilang individual sa mundo ito. At sa pangyayari namang ito ay nagdudulot ng mga leksyon sa ating isip at kakayahan kung paano natin maihaharap or mahaharap ang bawat pagsubok sa ating buhay. Kaya sa bawat hamon ng ating buhay, makabubuting pag-isipang mabuti at bigyan ng malawakang pangunawa ang iyong tinatahak tungo sa tagumpay ng pagkilala sa sarili at sa bawat pangyayari sa mundo ito. Bilang bata na nasa ika-anim na baitang, sa paanong paraan mo may papakita ang pagsusuri mo sa bawat hamon ng buhay? Ang layunin ng module na ito, inaasahang matutunan mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, natutukoy ang definisyon ng pagsusuri. Kalawa, nasasabi ang kahalagahan ng pagsusuri sa sarili at pangyayari. Ikatlo, nabibigyang diin ang salitang gulong ng palad. At ikaapat, nalalagpasan ang bawat hamon ng buhay. At narito ang ilang kriteriya na ng pagtataya ng output sa kasanayang pampagkatuto. A. Nakapagpapakita ng kahalagahan sa sarili at pangyayari. B. Na isasagawa ang mga wastong gawain sa totoong buhay. And C. Nakakabuo ng tamang desisyon at paghusga sa bawat pagsubok at hamon na dala ng buhay. Okay, ang mga gawain para sa paunang pagtataya. Bilang panimula, subukin mo ang iyong sarili sa mga konsepto iyong matututuhan sa araling ito. Mahalaga ang bahagyong ito upang mataya ang iyong dating kaalaman sa konsepto pag-aaralan. Okay, sagutin natin ang sumunod na gawain. Basahin na tunawain mabuti ang bawat tanong. Isulat sa sagutang papel ang titik ng napili
napiling sagot. Number 1, ano ang pagsusuri? A. Tamang paghusga. B. Maling desisyon. Or C. Evaluasyon. D. Panalangin. At ang tamang sagot ay letter C. Evaluasyon. Para sa ikalawa, sino ba ang tinutukoy sa self-assessment? A. Diyos. B. Sarili. C. Pangyayari. Or D. Tao. Ang tamang sagot ay sarili. Anong ibig sabihin ng gulong ng palad? A. Ang desisyon ang magiging basihan ng ating buhay. B. Ang desisyon ay magmumula sa iyo. C. Ito lamang ang makapagsasabi sa iyo kung ano ang tatahakin mo. Or D. Lahat ng nabanggit. At ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit ay tama. Okay, para sa ika-apat, alin sa mga sumusunod na salita ang may hahambing mo sa salitang pagsusuri? A. Evaluasyon. B. Paghahambing. C. Paglalahat. Or D. Analysis. So, ang tamang sagot ay letter A. Letter D. Analysis. Ikalima, ang pagsusuri ay mahalaga upang huwang A. Malaman ang tama at mali. B. Maging maunlad ang bawat isa. C. Magkaroon ng kabuhayan. Or D. Maging malaya. Ang tamang sagot ay malaman ang tama at mali. Okay, para sa ating gawain, okay, alamin mo mapanuring pag-iisip. Ang pagsusuri ay nagmula sa salitang French or Pransya. Evaluer, na ang ibig sabihin ay paglilitis o evaluasyon. Ito ay proseso ng paghihimay ng mga paksa upang mas maintindihan at magkaroon ng tamang paghusga sa paksa. Sa kasalukuyan nating panahon ngayon, marami ng definisyon ng pagsusuri. Maaring itong gamitin sa tamang desisyon o kaya sa komunikasyon, at higit sa lahat sa edukasyon. Malaki ang naitutulong nito sa ating edukasyon. Dahil dito, tayo nagbabase ng kakayahan, personalidad at physical na anyo ng individual. Ngunit, hindi lahat ng pagsusuri ay ayon sa tama at mali. Dahil ito ay proseso na makikitaan mo ng pagbabago. Okay, para sa inyong gawain, pagtuklas at pagkilala sa sarili. So, babasahin ko yung kwento, so intindihin, unawaing mabuti. Ang pamagat nito, ang pangit na bibig. Ito ay isang magandang araw ng tag-init. Ang araw ay kumikinang ng mainit sa isang lumang bahay malapit sa isang ilog. Sa likod ng bahay, isang inahing pato ang nakaupo sa 10 itlog. Chick. At isa-isa silang napisa. Lahat ay napisa maliban sa isa. Iyon ay ang pinakamalaking itlog sa lahat. Muli, ang inahing pato ay umupo sa malaking itlog. Sa wakas, ito ay bumuhas. Chik-chik. Lumabas ang huling sisiw. Mukhang ito'y malaki at malakas. Ito ay kulay abok at pangit. Kinabukasan ay inaatasan nang inahing pato ang lahat ng maliliit na bibe na pumunta sa ilog. Ang lahat ng kanyang mga sisiw ay tumalon. Ang malaking pangit na sisiw ay tumalon din. Lahat sila ay lumangoy at naglaro ng sama-sama. Ang pangit na sisiw ay mas mahusay kaysa sa lahat ng iba pang mga bibe. Kwak-kwak, sumama ka sa bakuran sa sakahan, sabi ng inang pato sa kanyang mga sisiw, at pumunta ang lahat sa sakahan. Ang bakuran ng sakahan ay napakaingay. Ang malaking pangit na bibe ay malungkot doon. Kawawang bibe, tinuka siya ng isang malaking manok. Kinagat siya ng mga pato at sinipa siya ng magsasaka. Isang araw ay tumakbo ang pangit na bibe ng mabilis hanggang makarating siya sa isang ilog. Nakakita siya roon ng maraming magaganda at malalaking ibon na lumilipad. Ang kanilang mga balahibo ay maputi. Ang kanilang mga leeg ay napakahaba. At ang kanilang mga pakpak ay napakaganda. Tuwang-tuwa niyang pinanood at tinitigan ang mga ito. Nais niyang makasama sila.
Nais niyang makipaglaro sa kanila. Nalaman niya na sila ay mga gansa. O gusto kong maging kagaya nila, sambit niya sa sarili. Lumipas ang panahon at dumating ang tag-sibol. Ang araw ay kumikinang at ang paligid ay sariwa at kulay berde. Isang umaga, ang pangit na bibi ay nakakita muli ng magandang gansa. Gusto niya talaga silang kasaman lumangoy sa ilog. Ngunit natatakot siya sa kanila, kaya tumakbo siya papunta sa ilog. Tinitingnan niya ang tubig. Doon sa tubig, nakikita niya ang isang magandang gansa. Siya ito, hindi na siya isang pangit na sisiw na pato. Siya ay isang magandang puting gansa. Ayun. So natapos doon ang kwento ng tungkol sa pangit na gansa. So may mga katanungan naman tayo na sasagutin tungkol sa kwentong aking binasa kanina lang. Okay, subalit mga bata, ito ay inyong gagawin na sa inyong mga notebook. Okay, sagutin doon. Pwede nyo gawin ito sa notebook, pwede nyo rin gawin ito sa, or i-type ang inyong sagot doon sa classroom, ito ay nakasend na. So, number 1 and 2, para sa gawain 2, pagkilala sarili, tumuhit ng isang gansa. Sa inyong kwaderno, isulat sa loob nito ang ugali na nagpapakita ng pagkilala sa sarili at ilagay ang mga dahilan kung bakit mahalaga ito para sa iyo. Pwede yung i-drawing, pwede mo rin yung i-print. Okay? O, mismong gawin nyo na, i-edit na lang yung mga isinend ko doon sa classwork. Okay, para sa gawain 3, isulat sa bawat bilog ang naglalarawan ng iyong pagsusuring pansarili at ibahagi mo sa klase ang mga bagay na nakatulong sa iyong wastong pagdedesisyon. So, ang tanong dito, bakit mahalaga na malaman mo ang tamang pagdedesisyon? So, isulat ang mga kasagutan diyan, okay, sa mga bilog. Para sa gawain 4, isa puso mo. Ako at ang aking paligid. Magsulat ng isang pangyayari sa iyong buhay na nagpamalas ng kalakasan at katatagan ng loob sa pagharap sa maraming tao. So, magsulat kayo dito ng isang talata. Okay? Kwento. Siguro hanggang 5 pangungusap ay sapat na. Ano ang iyong nararamdaman habang ito'y sinusulat mo? Paliwanag. Okay, so maaaring dismayado ka, masaya, etikay. Okay, para naman sa gawain 5, refleksyon sa mga bagay na may kaugnayan sa sarili at pangyayari. Iguhit sa kwadro ang nais mong ipahiwatig tungkol sa isang pangyayari na nagbigay sa iyo ng aral. So, sa loob nitong kwadro, dyan nyo isusulat ang inyong sagot. Muli, pwede naman gawin sa notebook. Okay, picturean and then isend doon sa classroom. Classroom, Google Classroom. Okay, at pakisagot na rin ng mga katanungan. Sumusunod ng mga katanungan. Okay, gawain anin, pasasalamat sa mga aral dulot ng pagsubok. Sumulat ng mga gawain na nagsasabi ng tagumpay sa hamon ng iyong buhay. Isulat ang mga ito sa loob ng bawat talulot. Ayan. Petal. Okay, so meron tayong anin dito yung ilalagay sa loob ang mga kasagutan. Okay, ito namang pangwakas na pagtataya mga bata. Ito ay nasa isang Google form. So, naisend ko na rin ito sa GC, no? So, automatic ang pag-submit. Diretso na yan sa akin. Okay. Binabati kita dahil sa iyong kasipagan at pagiging maalam sa mga bagay, ito ay nalagpasan mo sa iyong kaalaman at tiwala sa sarili upang maibigay ang mga tamang impormasyon na sagot ng tama. Okay, mga bata, at dito na nagtatapos ang ating video, ang ating aralin. Maraming salamat. Bye. God bless you all, children.